Parang kang naka-filter sa personal. Sis, kung nakikita nyo lang sa personal, sobrang ganda. Ang ganda ng shade ng lipstick na to. I'm in love. So, doble-doble yung protection talaga ang nasa yung mukha. So, kahit rumampa ka dyan sa labas, papasan na ba akong parang Korean? So, hey everyone! It's me again, Aya, and welcome sa ating channel. Okay, so for this video, i-wear test natin ang sobrang nagtitrending, nagva-viral sa TikTok na si Barenbliss. Yes. Just to give you a quick background kung ano nga ba ang Barenbliss. Barenbliss is a Korean cosmetics founded by highly acclaimed makeup artist na si Miss Kim Gina. Miss Kim Gina has been a makeup artist for almost 18 years. So, more likely, alam na alam talaga niya kung ano yung plakado, high quality pagdating sa cosmetics. And also, he has worked with international brands already and with other Korean celebrities like Tiara and Red Velvet. So, sikat na sikat actually si Miss Kim Gina. And I think parang last 2 years ago or last year lang nilabas Barenbliss na cosmetics. And sobrang talagang nagtitrending siya sa TikTok, lalo na sa ibang bansa. Kilalang kilala na siya. And madami ng award na nakuha si Barenbliss na cosmetics. Saan nga ba nakuha yung pangalan na Barenbliss? Actually, sa TikTok, mas kilala siya as BNB. So, yung meron silang beauty philosophy na yung B stands for Bare Essentials, N for No Harm, and B, another B for Bliss Moments. Kung bakit Bare Essentials and No Harm? Kasi yung mga ingredients ng products are from all safe and natural materials. And it's cruelty-free formulation, paraben-free, alcohol-free, mineral oil-free, tack-free, sulfates, and more. So, lahat ng hinahanap mo na free sa isang cosmetics, nasa kanila ng lahat. Kaya nga medyo mahal talaga yung presyo ng Barenbliss Cosmetics. Pero kahit naman pricey, kung alam mo namang safe sa skin mo, then go! Try, di ba? Alam nyo, tayong mga Pinoy, pag once na naririnig natin ang Korean cosmetics, yung unang pumapasok sa isip natin, maputi, makinis, at glass skin. Kaya sige, try natin. Okay, so what I have here, meron akong BNB na skin tint. Ito yung Barenbliss skin tint nila. And then also si compact powder. Yan, si BNB compact powder. And si lip matte. Si lip matte nila. Ang dami nang nakuha to na award yung lip matte nila. So, tatry natin kung talagang, pasado ba. Okay, so, hindi na ako kumuha ng loose powder. Yung loose powder na yun, yun yung talagang unang nag-viral sa TikTok. Kasi, waterproof, kiniklaim doon na waterproof, mask-friendly, almost lahat naman actually, kahit yung skin tint, waterproof and mask-friendly. Nagtitrending siya kasi may mga gumawa ng video na talagang makikita mo na nagsiseparate yung loose powder sa water. So, talagang proven and tested. So, hindi na ako kumuha noon. Medyo nakapila pa yung aking loose powder. Kaya hindi muna ako kumuha. Sa Shopee, ang dami nilang pag-giveaway. Sobrang ang daming pag-giveaway. Meron din silang BNB na beauty sponge. Yan. Tapos, meron din silang mga skin tint. Yan, mga pag-giveaway. Tapos, cotton pads. Yan yung mga pag-giveaway. So, ilalagay ko yung link para hindi kayo mapeke. Talagang yung official store yung hanapin nyo sa Shopee. So, yan. Dami nilang pag-giveaway. So, with no further ado, let's get started. Umpisahan natin kay skin tint. By the way, yung gagawin ko lang makeup look is yung pang everyday lang, yung pang gala-gala, bahay, naka-makeup sa bahay, pang work, o kaya pang school. So, yun lang. Hindi masyadong heavy kasi ayoko din ng heavy makeup. Since medyo nagre-recover pa yung skin ko. Nagre-recover kasi nga kagagaling niya sa breakout. At yan, madami pa akong mga pimple marks. Let's see. I-focus ko. Yan, dami pa. Yan, mga yan. Diba? Pinipike ko yun ng camera. Pag malayo, akala nyo ang perfect ng skin. Pero pag malapit, ayan. Ang daming sumpa. Madami tayong tatakpan na sumpa. Tingnan natin kung matatakpan ni skin tint. They have 3 shades, si Light Petal Shower, Medium Blossom Bud, and si Beige Summer Nectar. So, ito yung lightest shade, ito yung kinuha ko.
si Light Petal Shower. So, yan, 01. And by the way, nakapag-moisturizer na ako, of course. Kailangan natin maglagay ng moisturizer. This is SPF 35 PA++++. So, this is the reason kung bakit gustong-gusto ko ang mga skin tint over, o kaya mga tinted sunscreen over mga foundation, BB cream. Kasi, meron siyang SPF. Hindi lang siya pang makeup, para na din siyang skincare. So, medyo tipid kasi hindi mo na kailangang maglagay ng separate na foundation and sunscreen. And medyo lightweight yung mga skin tint nga naman talaga. Sabi dito, 24-hour smooth coverage, sweat-proof and waterproof and mga mask and mask-friendly. So, tingnan natin kung talagang mask-friendly. Okay, kaya minsan ayokong naglalagay moisturizer, okay na ako pag market-market lang. Kasi yung mask kasi minsan nakakairita talaga, lalo na pag nakikita mong nagte-transfer yung nilagay mo sa mukha mo. Ayan. Ah, ayan. So, it's Light It Up Skin Tint. So, yan. In a shade of 01. Oh, napa-aesthetic, nakalagay siya sa gloss. So, tingnan natin. By the way, this is 599 pesos for 20 grams. Medyo mahal talaga kumpara dun sa isang favorite na skin tint ko, si Izenko. 35 grams yun and I think 400 basta 400 plus. So medyo mas mahal nga si Barenbliss. Pero feeling ko naman very promising naman tong skin tint na to. Hindi ako gagamit ng sponge. Ang gagamitin ko is yung favorite na brush ko from Unclutz Brushes. So gustong-gusto ko tong brush na to kasi nga kuhang-kuha niya yung kahit sa kasulok-sulukan ng iyong mukha, yan mga yan, gilid-gilid, kuhang-kuha niya. Tapos, ang easy niyang gamitin, sobrang nice ng brush na to. Since 2018 ko pa to nakuha, ay tama ba? 2017 meron na sa akin tong brush na to. So, ang tagal, kaya nga wash and wear, ito lagi kong nilalapan. So, okay, maglalagay na ako. Tingnan natin. Natin kung hindi siya malagkit. Yun yung gustong-gusto ko sa mga skin tint, hindi siya malagkit. Tapos, very lightweight. Halos lahat naman na na-try ko na skin tint. Kasi pag yung mga foundation, talagang Diyos ko, the struggle is real. Lalo na pag nagbe-breakout ka, lalo na pag very dry yung skin mo, talagang na-emphasize niya yung aking pores and ang hirap niyang hindi siya blendable, hindi nag-a-adjust yung ano, kailangan yung skin mo mag-adjust. Kailangan plakadong-plakado yung skin mo pag mga foundation. Nagiging patchy yung skin mo, nagiging cakey pag yung mga foundation. Pag talagang skin tint, very healthy tingnan yung skin mo. Yun lang talaga yung coverage niya, light to medium lang. Okay, yan. Tingnan ko kung medyo na-cover niya ang aking mga sumpa. Oh, in fairness ah, medyo na-cover niya ang mga sumpa. Or in fair view. In fairness. Ang ganda. Parang siyang naka-filter. Ang ganda oh. Ang ganda. Hindi siya malagkit. Talagang parang wala ka lang nilagay. Parang ka lang nag-moisturizer. Ganun yung mga skin tint. That is why I love skin tint. Very healthy tingnan yung skin mo pag skin tint lang ang gamit. So, in fairness kay skin tint na to ah, medyo natakpan niya ng onti yung mga pimple marks ko. Yung mga yan. Diba? Unlike kanina. Medyo natakpan niya. Pag yung isang ginagamit ko na skin tint, oh, hindi talaga niya natatakpan. Talagang very light yung coverage niya. Ito is may medyo pa-medium coverage na to eh. Yan. Nice. Okay, so gagamitin kong setting powder yung compact, yung fine to refine compact powder nila. So, also this is SPF 25 PA++++. So, doble-doble yung protection talaga ang nasa yung mukha. So, kahit rumampa ka dyan sa labas, pak, meron kang sun protection. Ang yung skin tint and ang compact powder. So, yan. And also, they have 3 shade. Tatlo din lang, si Fairlight Petal, si Medium Blossom Bud, and tsaka si Beige Summer Nectar pala. So, tatlong shade. By the way, this is 499 for 6 grams. Yan. Ang cute ng kulay niya. Ang cute ng packaging. Oh, yan. Cute ng packaging. Ganda ng kulay. Very aesthetic. Kahit yung pack, yung compact powder, ang ganda ng presentation. Sis!
Very aesthetic. Ang ganda. Ayan. SPF 25, PA++++. Meron siyang built-in mirror. Tanggalin ko ang kanyang mirror, mirror on the wall. Paano ba to? Yan, minsan kung bakit ayaw kong nagko-compact powder kasi na i-emphasize niya yung pores ko dito sa my T-zone area. Ay, nako. Tingnan ko nga kasi halos lahat ng tinry ko na compact powder, wala. Walang naging successful. Lahat na i-emphasize ang aking pores. Hindi sila nagtatagal. Hindi tumatagal. Okay, so yan. And meron siyang antibacterial puff. Yan. So, ganda, ganda, ganda. Ito na yung light. Nice. Maganda yung coverage, ah. Yan. In fairness, sino ka dyan, girl? In fairness, meron siyang ano, meron siyang instant brightening effect. Oh, paka. Ganda. Napaka-smooth. Siguro ganito na lang technique para hindi ma-emphasize yung pores ko. Pero wala, as in wala. In fairness, ang ganda. Ang ganda, meron siyang blurring effect. Diba? Tapos dito naman. Nice, ang ganda. Para makita nyo, hati muna. Let's hatiin ko muna yung aking mukha. Mamaya ilalapit ko yung camera. Sis, kung nakikita nyo sa personal, ang ganda niya. Meron siyang blurring effect na parang, alam mo yung parang naka-filter yung mukha mo sa personal. Ganda. Ayan o. Oh. Nawala na yung oiliness. Pakita ko. So, eto yung wala pang, eto yung, yan yung walang compact powder. So, medyo shine, meron, nakikitaan ko pa ng mga ka-oiliness. Pero, very smooth. O, diba ang ganda ng skin tint talaga? Tapos, pak! O, diba? O, very smooth. Ganda! Oh my God! Hindi siya, walang cakey, hindi niya na-emphasize yung pores ko, walang mga patchy-patchy, and very smooth, and para siyang maring blurring effect. Para kang naka-filter sa personal. Sis, kung nakikita niyo lang sa personal, sobrang ganda. So, lagay na natin lahat. Lagay na natin. Alam mo yung parang wala kang nilalagay sa mukha mo, as in. So, mamaya, magmamasa ko, tatry natin kung talagang mask friendly. Kaya minsan ayaw kong ano naggaganito kasi nga pag once na nagmasa ko tapos tatanggalin mo, nadudugitan talaga ako. Kaya mas gusto kong kahit moisturizer or sunblock lang gamit ko. Hindi na ako naggaganito. Ang ganda, oh, 'di ba? Shine free. Oh. Shine no more, shine free, hindi na oily yung mukha ko. Dito lang naman ako sa bahay, i-wear test ko lang. Hindi naman talaga ako rarampa, dito lang talaga ako. So magmamasa ko dito na parang tanga. Para tingnan natin kung talagang pop. Okay, so next. Mamaya tapusin ko yung makeup ko. Magkikilay ako and onting blush on lang. Next naman natin si lip matte. It's very mixed comfort lip matte. This is 399 pesos for 3 grams. So, yan si BNB. By the way, etong ano nila, very mixed comfort lip matte nila. It has macadamia oil, vitamin E, and hyaluronic acid. So, expect mo talaga na very moist sa lips mo. And hindi siya transfer proof. Kaya ayaw ko nag-lipstick pag nakamasa ko eh. Pero gawan natin ng paraan para hindi masyadong dumikit sa mask natin. This is in a shade of chapter nude. Kasi gusto ko lang yung my lips but better. Gusto, yun yung mga gusto kong shade ng lipstick. Tinaray ko yung mga matitingkad, red, ganyan. And, ay, apokos, nakagraraman nga lipstick. Yan. Ganda. Ganda, ang ganda. Ang ganda ng bahay ng lipstick na to. Oh, ganda. See? Nice. Ganda. Cute. Ang cute niya. Nice, ang ganda. So, let's try this. Ang ganda ng bahay, oh. So, let's... Ay, ang ganda. It's Dupont applicator. Yeah. Ganda. Ang bango. Hindi niya ni-emphasize yung ano mo, yung dry na lips mo. By the way, kanina ang dry ng lips ko, hindi niya na-emphasize. Para siyang lip gloss na hindi malagkit.
Ang nice ng kulay. O, oh, diba? Korean-Korean lang. May Korean-Korean effect. Ang ganda ng shade ng lipstick na to. I'm in love. Hindi siya yung watery. Kasi may mga lip tint na very watery din yung formulation. Ito, parang ang ganda ng formulation. Yung velvet. Parang siyang velvet matte. Yan. Yun yung perfect description sa kanya. Velvet matte. Okay, so tatapusin ko lang, magkikilay lang ako. Kailangan ko ng malapad na salamin pag ako'y nagkikilay. So, I'll be back. I'm back with my makeup. So, ganito lang talaga, pang work and school lang. Kasi kung napapansin nyo yung mga Korean, hindi din ganun ka-heavy yung mga makeup nila. Actually, wala masyado sa mata. Parang more on sa lipstick lang sila and mga kilay lang din. So, yan. Nagkilay lang ako and blush on. So, that's it. Alam nyo kung nakikita nyo to sa personal. Kasi pumunta ako sa labas kanina, nagsalamin ako. Para kang naka-filter sa totoong buhay. Sobrang ganda yung ang flawless tignan ng skin mo na parang wala kang nilagay pero meron. Parang ganun kasi. And then talagang natakpan niya yung mga sumpa sa aking mukha. Ang ganda talaga. Kung nakikita niyo lang to sa personal, sobrang nice. So, magmamasa ko. Ito, try natin. Yeah. So, kumuha ako ng mask. And yung lipstick, mga sis. Ay, nako. It's the best lipstick. Ito na yung favorite lipstick ko. Ito na yung favorite skin tint ko. At ito na yung favorite compact powder. Ang ganda talaga ng itong lipstick, promise, mga sis. Ang ganda ng shade na to. And ang ganda ng formulation. Wala akong masabi. So, ang gawin mo, para hindi masyadong dumikit yung lipstick mo sa mask mo. Kasi naman, hindi naman siya yung talagang liquid lipstick. And ayoko din naman yun. Expect mo talaga na hindi siya transfer proof. So, ang gawin mo, idampi mo lang. Or lagay mo ng powder. O kaya idampi mo sa tissue paper. Ay, pero in fairness ha. In fairness. Onti lang. Hindi, kasi pag lip tint to, wala na. Akala ko magta-transfer ng bonggang-bongga. Hindi naman. Minimal lang yung transfer niya. So, ganyan yung gawin mo bago ka magsuot ng mask. So, tingnan natin kung talagang mask-friendly daw itong mga products. In fairness, walay, oh, see, okay. Very promising. Okay, so gagamitin ko to ng ilang oras kaya. Ilang oras kong gagamitin to? Gagamitin ko sa bahay. Pwede, pasado. By the way, ang init, pinagpapawisan ako ha. Pero, sis, sweat-proof nga naman. Pinagpapawisan ako, pero yung mukha ko hindi ganun. Diba? Nice, ang ganda. Ang ganda ng mga products na to. True to its claim. Wala akong masabi. Okay, so anong time? Time natin ngayon is 12:41. So, babalik ako mamaya. Lang. So, ako'y kakain muna. Tingnan ko kung mabubaroy yung aking lipstick. Okay, ito yung mukha ko sa labas. Yan. Dito ako sa terrace namin. And by the way, it's 3 o'clock. Hindi pa naman nag-oily yung mukha ko. So, very nice pa din. Yan. Babalik. And time natin. Time check. 6:35. So, 6:35 na pala ng gabi. And, kailangan ko nang mag-shower, mga sis. Hindi ko na siya kayang patagalin. Kasi, medyo malikit yung feeling ko, hindi yung mukha. Kasi, may ginawa kami sa labas. So, kailangan ko nang maligwas. So far, so good. Hindi ako nag-retouch. Hindi ako gumamit ng blotting paper. Or kahit tissue. Kasi, wala na pala akong blotting paper. And, yan. So, ganyan pa din yung mukha ko. Parang kung paano ko siya nilagay and ilang oras na yung nakalipas, ganito pa din. Wala namang lagkit. Hindi ako pinagpawisan. So, talagang sweat-proof nga talaga siya. Try ko ulit na ilagay yung mask. Tingnan natin. So, ganyan ulit. Let's see. Okay. Ayan. So there, so meron dito sa my nose area lang na onte. Yan, kita ba? So yan lang sa nose area since finold ko talaga. So talagang dumikit. Onti lang, as in very super onti lang siya. Pag yung isang skin tint ang gamit ko at saka yung powder, sobrang malala na yung na-i-transfer dito sa mask na to. So tama yung kiniklaim nila na mask friendly. By the way, kumain na ako.
nagmerienda na ako, minum na ako ng Coke. And nakita niyo naman na hindi nag-transfer yung lipstick sa dun sa baso. So, andun pa din, di ba? Parang very healthy looking pa din yung skin ko na parang hindi lumipas ang ilang oras. Tanggalin natin. Tanggalin. Try ko. Oh, halos wala nang dimikit. Yung kanina lang na onti, yun na lang. And wala na talaga, hindi na nag-transfer kahit sa baso, kahit sa spoon, wala. So, ang ginagawa ko, hindi ako actually nag-retouch gamit ang compact powder o kaya kahit yung loose powder. Ang ginagawa ko para mawala yung oily sa mukha, kung meron man, ginagawa ko, it's either blotting paper or tissue. Pero since wala na akong blotting paper, tissue na lang. So, idampi mo ng ganyan, ganyan lang. Dampi-dampi. Hindi mo ipupunas na pa ganyan. So, dampi-dampi lang. So, ganyan lang magtanggal ng ka-oiliness sa mukha. Hindi mo kailangang mag-retouch. Kasi, syempre, yung pawis mo, maipupunta dun sa beauty sponge or, I mean, mapupunta sa puff ng powder. Napaka unhygienic, diba? O, di, wala na. O, shine no more na ulit. So, yan. So, onti lang, meron tayong natanggal na onti. Kita ba? Yan. Yung brown. So, may ano to, sa may noo part. Okay, so, final thought. Sobrang ganda. As in, sobrang ganda nung skin tint, nung powder, and lalo na talaga yung lipstick, yung lip matte. Wala talaga akong masabi. Ang ganda ng formulation. Kumain na ako lahat-lahat. Uminom na ako ng Coke, uminom na ako ng water ilang beses na, and ganun pa din. Andun pa din yung lipstick sa bibig ko. Pasok sa mga, para sa mga oily face na katulad ko, pasok na pasok tong product na to, itong Barenbliss Cosmetics. And that's it. I hope nag-enjoy kayo, mga ka-sisa love, mga ka-fair family. We'll see you to our next video, and bye-bye!